Mga ka-taxpayer kong minamahal, masayang panahon po sa inyong lahat at pag-aaralan natin sa araw na to, disruptive actions, tactical actions ng BIR para malito ka. Pag-aaralan natin ang isang letter na galing ho sa BIR, ito po yun, ha? Gaano ka-effective yung request for immediate audit? Okay? At ano ibig sabihin ng ministerial duty at discretionary duty? At paano nagtapagulo sa iyong kaisipan yung mga letter ng BIR? Huwag kang aalis dyan. Pag-aaralan natin. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, isang katutak ko yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Okay ka ba? Tuloy natin! Okay. So, ito po yung letter ng BIR na napakadaming issue yung kanya pong dinidiscuss. Ayan. Issue number one, anong ibig sabihin ng ministerial duty? Issue number two, anong ibig sabihin ng discretionary duty? At paano naging powerful ang request for immediate audit? Ayan po yung ating mga sasagutin. So, ito pong letter na to ay galing po sa isang BIR official. At natural, pag galing po sa isang BIR official, ito po ay pwede po nating sabihin na mayroon pong bas-bas ng kataas-taasang opisyal ng BIR sa kanyang boss. Ibig sabihin, sa kanyang boss, may bas-bas po ito. So, kailangan ho nating sagutin ito kasi pag hindi ho natin ito sinagot, may magkakaroon ho ng problem yung taxpayer. So, sagutin ho natin. Ito ho ay reply ng BIR sa isang letter na dinevelop ko. Dinevelop ko itong request for immediate audit LOA. Ipaliwanag ko lang ng sandali. Because nilelesen ko yung probability na ikaw taxpayer ay makasuhan o ma-issuehan ng subpoena duces tecum ng BIR. Alam naman natin, pag in-issuehan ka ng subpoena duces tecum, dinediretso na yan nila sa DOJ, issue nga ng DOJ ng subpoena rin, and then later on, ipapasa nila sa korte. Pag pinasa nila sa korte, ikaw na taxpayer, may issuehan ng warrant of arrest. Ito ho yung posisyon natin para yung mga bagay na yan ay hinding mangyayari sa iyo, taxpayer. So, tinulungan natin po yung isang taxpayer at nagpadala tayo ng request for immediate audit. Nagulantang ang BIR. Nagulantang. Hindi niya alam na may tao na gustong magpa-audit kasi ang utak niyan, ayaw mong magpa-audit. Sirain natin ang kanilang mga tactical strategies. Ayan. So dito, sinasabi niya rito, na natanggap niya yung letter. At sinasagot lang niya yung letter na natanggap niya. Yan po yung matter na yan. Hindi niya matanggap yung definition ng ministerial duty at saka yung discretionary duty. So, nag-cite siya ng ating Supreme Court decision. Eh, wala naman tayong masasabi dyan pagdating sa Supreme Court. Eh, Supreme Court na nga yan. So, i-accept natin yung interpretation, decision, at resolution ng ating Supreme Court. At yun din ang dapat yung gawin, mga ka-taxpayer kong minamahal. Wala kayong dapat baguhin. Supreme Court yan eh. Sumunod tayo. Okay. Ngayon, hindi natin dapat sundin, mga taxpayer kong minamahal.
itong sinasabi ng revenue officer na sumulat nito. Kasi sinasabi niya rito, ay ako si ako binabanggit niya rito. Sabi niya rito, ha? That being said, the office is not mindful, however, that certain taxpayer with representation and advice from tax practitioner not accredited by this bureau. Alam naman natin yan. Ako lagi pinatutungkulan yan eh. Abuse and exaggerate the use of ministerial duty in relation to BIR's bureau's assessment function to assert or demand something from our revenue officer which is not within the bound of law. To clarify, oh, magka-clarify daw siya. Thank you very much. Sumasaludo po ako sa iyo. Thank you. Ah, kasi na-educate ako. I love it. Libreng education mula sa BIR official. I love you, ma'am. Okay. Ano yung ine-educate niya sa atin? Nakasulat dito. Okay, basahin natin. The BIR assessment function is necessarily a discretionary duty. And even courts cannot compel us or control the performance of our discretionary power. Totoo naman yun. Totoo. Even the court. Totoo yun. Hindi sila pwedeng i-audit mo si ganitong taxpayer at mag-assess ka. Hindi nila pwedeng gawin. Kasi meron silang selection criteria. Kaya nga importante, mga ka-taxpayer kong mahal, eh panoorin nyo ho yung video ko. At tungkol ho sa selection criteria, ito po yun. Ayan, sa aking tax specialist na YouTube, malalaman ninyo na lahat ng letter of authority sa buong Pilipinas, walang selection criteria, kaya voidable. So kung hindi nyo iboboid dyan early this moment, didiscuss ko yan after this video, ididiscuss ko pa paano binovoid ha, ngayong 2022 and next succeeding years, paano mabuboid ang letter of authority sa pamamagitan ng paghagupit before the starting line, ngayon, dapat yung gawin, ng request against unlawfully issued letter of authority. Yan lang naman ang solusyon dyan para hindi kayo ma-issue ng letter of authority. Pero babalik ako dito sa letter na sinasabi niya. Mga ka-taxpayer kong minamahal. Ayan. So sabi niya rito, mga ka-taxpayer kong mahal, sabi dito, basahin natin ng maliwanag. The Office of the Commissioner of Internal Revenue is charged with the administration of the revenue law. Totoo yun. Which is primary responsibility of the executive branch of the government, and even the courts cannot through mandamus compel the CIR to impose pen assessment not found by him to be due and proper. Natural. That is due process. Or direct the CIR on how or when the assessment should be done for what. For that would be tantamount to usurpation of executive function. Ang pinag-uusapan dito, yung court. Okay? Yung court, hindi pwedeng diktahan si commissioner. Maliwanag yun, yung court, hindi pwedeng diktahan si commissioner. E number one, hindi naman ako court. Yung taxpayer, hindi court. So, definitely, hindi rin pwedeng diktahan ng taxpayer si commissioner. Pinag-uusapan si commissioner, hindi naman yung revenue officer, yung group supervisor, yung RDO, yung regional director, yung chief assessment division, yung chief collection division, yung chief legal division. Hindi naman yun ang pinag-uusapan. Si commissioner, okay? Hindi pwedeng diktahan si commissioner. Pero ang tanong, pwede bang diktahan yung mababa sa commissioner? Ang sagot, yes, pwedeng diktahan. Lalong-lalo na yung mga taxpayer na na-issuean ng letter of authority, pwedeng diktahan. Kasi presumption in the performance of official duty. Eh, didiktahan mo sila ng hindi presumption in the performance of regular duty. Ganun lang yun. So, tama lahat ng sinasabi niya tungkol kay commissioner. Pero hindi ito applicable sa mga regional director, chief legal division, chief assessment division, chief collection division, revenue district officer, group supervisor, revenue officer na nakasulat ang pangalan sa letter of authority. Okay? Yun yung dinidiktahan namin at sinasabi namin na sumunod ka sa tax laws, regulations, and jurisprudence. Hindi namin dinidiktahan si commissioner. Common sense voting.
Okay, naintindihan mo na. Basahin natin yung susunod. The discretionary power vested in the CIR in the absence of arbitrariness or grave abuse so as to go beyond the statutory authority is not subject to the contrary judgment or control of others. Supreme Court na yan, anong gagawin ko pa dyan? Eh di yes lang ako. If taxpayer should be allowed to usurp or control the official function of the CIR, would create a disorder and confusion. It is not chaos and total disruption of the operation of the government. Hindi namin niyuyusurp. Correction. Hindi namin niyuyusurp, kino-coerce si commissioner na i-perform niya yung function niya. Ang sinasabi namin, ito po yung function ninyo, pakigawa ninyo. Within the prescribed period. Ulitin ko, ito po yung listahan ng functions nyo, pakigawa ninyo within the prescribed period. That is ministerial duty. The ministerial duty is composed of to do, not to do, and to give. Lagay mo yan sa kokote mo, mamang lawyer. Okay? So dito, huwag kayong maniniwala dito kasi meron tong insertion ng maling salita. Ano yung maling salita? Deliver them. Ayan. Anong maling salita? Deliver them. So, gagamit kayo rito ng RR V-1 to correct yung sinasabi nitong lawyer na to. So, ano yung RR V-1? Sa mga taong hindi ho nakakaintindi ng bookkeeping regulation o walang kopya ng bookkeeping regulation, mag-PM lang kayo sa baba. Mag-comment lang kayo sa baba. Bibigyan ko kayo nito. Ang laman ho nito ay RRV-1 para hindi ho kayo naloloko, nagogoyo, natatarantado, nahaharas, na-oppress, ha, nakokotongan, nalalagayan ng BIR officials. Okay? Okay, mga kataxpayer kong minamahal, bargain, mani-mani, Pepsi, Coca-Cola at ano pa man yan. Okay. So, wag ko kayo maniniwala basta-basta sa sinasabi ng mga BIR officials. Ha? It must be remembered. O, i-remember mo, pumunta ka sa section 232 at sa section 235. I-validate mo itong mga sinasabi niya nito kung yan ay nakasulat sa section 232 and 235. Ganun lang kasimple yan, mga ka-taxpayer ko minamahal. Ito maganda. Yung sinasabi kong request for immediate audit, available na ho yan, yung request for immediate audit. Binebenta ko ho yan as a template. Kung kayo po ay nangangailangan ng serbisyo, gumili na ho kayo ngayon kasi mas mura. Okay? Kung bibili kayo ng serbisyo para ho sa letter of authority ninyo ng 2022, ibig sabihin, na-issue ng 2022 yung letter of authority nyo. At na-issue yan pagkatapos nyong bayaran yung professional fee ko. Sasagutin ko ho lahat ng correspondence mula sa letter of authority hanggang sa subpoena duces tecum. Yan po. Ha? First notice, second notice, subpoena duces tecum, at saka letter of authority. Kayang-kaya ho natin yan. Ha? Tatanggalin natin yung presumption. Kasi yung presumption, nagiging tama ang assessment because of the BIR presumption. Pag tinanggal nyo yun, laging mali ang assessment. So, ang request for immediate audit ang magpapamali sa assessment ng BIR. Okay. So, dito, sabi niya rito, sumagot naman, sabi niya, in reply, please be informed that both the group supervisor and revenue officer assigned to audit for taxable year 2020 are on material benefit pursuant to Republic Act also known as 100-day expanded maternity law. Wala tayong magagawa doon. May batas. Buntis pala. Buntis. Dalawang buntis yung GS tsaka RO buntis. Nakaliba ang mga anak pansabay. So, okay naman yon kasi justifiable, may batas eh. So, suspended talaga yung audit ng kano katagal, eh, di definitely 105 days. May batas eh. So, diretso lang natin basa. Natatawa ako sa sulat eh. Okay. Ano ba to? Ay, sumulat nito.
Nonetheless, upon their reporting back for duty, you are hereby requested, coordinate with the concerned revenue officer to come up with the common available dates, time, venue for the completion of audit, books of accounts, and other accounting record for taxable year 2020, because your given non-negotiable schedules may be in conflict with the revenue officer's duty. O siya na mismo humihingi ng meeting. So, pag ganito ho yung natanggap yung letter, guarantee na na natanggal nyo na yung possibility na ma-issuehan ng subpoena duces tecum yung kakliyente ninyo o yung taxpayer ninyo o mismo kayo. At hindi na kayo makakarating sa Department of Justice, ma-issuehan kayo ng subpoena, hindi na rin kayo makakarating sa Court of Tax Courts pa court para ma-issuehan kayo ng warrant of arrest. Yan ho, ganyang katibay ang request for immediate audit. Bumili na ho kayo. Wala hong problem sa akin yan. Tutulungan ko ho kayo. Ako mismo. And, sabi nito ito, number 2, 2, 2, 2. Ayan. Ayan ho, nagkakamali-mali na yung pinipindot ko. Okay, sa number 2, to cooperate with the submission of the required books and accounting records for the eventual completion of the audit. Yun nga yung ibig sabihin ng request for immediate audit, Mr. Mrs. Lawyer. Okay, nakasulat yan. Rest assured, ha? Rest assured, after submission of the initial report of investigation, this office will inform you through notice of discrepancy or discrepancy in the payment of internal revenue code as preliminary step to discussion of pursuant to RR20-2020. O di, very truly yours. O, yun. So, maliwanag mga kaibigan, sumuko, sumrender yung author ng letter na to doon sa request for immediate audit. Dahil sa kanyang pagsuko, sinuko niya ang buong BIR. Hindi na pwedeng ituloy yung mga pre-planned action ng BIR. Which is, i-discuss ko, panoorin nyo itong susunod na video! So ngayon, pag-usapan natin mga ka-taxpayer kong mahal, dagdag kaalaman. So, magkakaroon daw ng investigation. Nandito kasi yung ano eh, yung problema ng taxpayer ito. Nasa formal letter of demand. Ayan, FLD. Eh, hindi naman kailangan makarating sa FLD. Kung mag-iisip ka, minamahal kong taxpayer, papaano mape-prevent ito? So, kung mape-prevent natin to, eh lahat ito na mape-prevent natin, ma-e-ekis natin. So, kung wala kang ito, edi wala kang problem. Ha? Yan? Kung ekis lahat yan, eh wala kang problem. So, magsisimura ang pag-ekis natin dito. Okay? Sa starting point or starting line. So, meron kang dalawang option. Option A and option B. Pag-usapan natin yung options mo, mga ka-taxpayer, kung minamahal. Option number one is deny the RDO to suggest. Kaninyo niya isasuggest sa regional director na ma-issuehan ka ng letter of authority. Anong letter of authority? Yan po ang isang example ng isang letter of authority. At yan po ay laging ini-issue tuwing June, July, or August sa mga nag-file ng tax return ng April 15. Yan ho yung cut-off eh. So, expect mo, kung nakaka-receive ka na ng letter of authority, yearly, makaka-receive ka ng letter of authority either sa June, July, or August. So ngayon, meron kang options. Ha? Dalawa nga eh. Option 1, option 2. O kung gusto naman, option A, option B. Kaya, pwede mong gawin ngayon na bago dumating yung sinasabi kong June, July, or August. Dito natin gagawin ngayon yung option A or B or option 1 or 2. Ayan. So, dito yon bago ka magkaroon ng LA. Kasi kung mape-prevent natin nga ito, mape-prevent natin lahat yan. So, pag-usapan natin. Deny the RDO to suggest. Ano isasuggest ng RDO? Napakasimple. Ang sisasuggest niya, issuehan ka ng letter of authority pursuant to Section 6A and Section
10C. Yan po yung mali. Mali po yan. So, wala akong paano may establish kung sino ang i-issuean at sino ang hindi. So, meron pong paraan ang BIR kung sino yung i-audit at sino yung hindi. Andi dito po, mga ka-taxpayer kong minamahal, na-discuss ko na ho yan sa aking dating video. Ito po yung video. Puntahan nyo na lang sa Tax Specialista YouTube at panoorin ho ninyo. I-present ko ho dyan sa video yan yung pong mga situation, mga rules na ginagamit ng BIR sa pamimili ng mga taxpayers na kanilang i-issue ng letter of authority. So, using that rule, pwede nating matanggal yung sarili natin. Preemptive strike nga eh. Bago ka hatawin ng buntot page, eh, makaiwas na tayo o makagawa tayo ng pang-cover o defense sa ating sarili. Ano yung defense na pwede natin gamitin? Sir, bago tayo makatanggap ng letter of authority, napakasimple lang, sir. Ha? Nakagawa ho tayo ng request against unlawful issued LOA. Ito po ang pinakikita ko sa inyo is unlawful ho ito. Dahil ho dito, at na-discuss ko ho yun ngayon, so para ma-prevent ho natin yan, kailangan kumilos ho tayo ng mas maaga. Kasi pag na-issue ka na ng letter of authority na may section 6 at may section 10, at patitigasan ng BIR yan, napakapala ng muka. Sasabihin nila, tama ginawa nila. Wala namang magsasabi sa kanilang mali. Ang ginawa nila, laging tama eh. So, let us use the law against them. Ano yung batas na papagagamit natin? Kasi napakalakas nila sa presumption in the regularity in the performance of regular duty. E di, present mo na kagad yung regular duty para wala ng presumption. Okay? Yun yung technique number one. So, option number two, sir, anong option number two mo? Option number two is deny revenue officer, group supervisor to presume. To presume ano? Deficiency tax. Kasi dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ginagamit nila ito to examine para ikaw ay i-audit ng mali. Kasi wala namang nag-audit sa mga BIR official na mali yung kanilang audit eh. Wala eh. So, ikaw na yun. Kasi ikaw yung tatamaan at the end of the rope. Diba? Di-protectionan mo yung sarili mo. Di ngayon pa lang, para walang presumption sa pag-i-issue ng deficiency tax assessment, eh di, mag-submit ka na ng tinatawag kong request against arbitrary naked deficiency slash assessment. Nakalagay ho dyan sa ating ipinopromote na mga letter na yan, dalawang letter yan, letter 1, option 1, at option 2, sinasabi natin na, ikaw RDO, dapat merong selection criteria bago mo ako i-audit. Ganun yung sinasabi natin. Number 2 naman, sige, kung gusto mo akong i-audit, ikaw revenue officer, group supervisor, bago ka mag-audit, ito yung mga rules na susundin mo para maka-arrive ka sa tamang assessment. Okay lang makatanggap ng tamang assessment. Napakasakit sa kalooban ng isang taxpayer na makatanggap ka ng assessment, number 1, na hindi mo naiintindihan. Number 2, napakalaki. Okay, at number 3, hindi mo alam kung paano mo lalabanan. So, tatlong bagay ang nasakit-sasakit sa ulo mo. Pero dito, yan tatlong bagay na nagpapasakit sa ulo mo, mawawala. Bakit? Ilalagay ko na. Nasa loob na ng request against arbitrary naked deficiency assessment, paano ang tamang pag-e-examine ng isa't isang BIR form? Ibig sabihin, BIR form 1601C, paano ito ine-examine? BIR form 1701, BIR form 1702, paano ito ine-examine? Isusulat na natin yung regular duty nila, paano ine-examine ang bawat isang return. So, kung nasa sa atin ngayon yung power para matanggal yung presumption na ginagamit nila para gumawa ng mali, makaka-receive tayo ng tamang serbisyo sa BIR at kahit sa anumang government offices. So, bumili na po kayo ng dalawang request na yan.
dadagdagan ko ng dalawa pang request, ha? Kung sakali man makaka-receive kayo ng letter of authority, dadagdagan ko yan para ma-lessen ang deficiency tax mo. Number two, para hindi ka makasuhan sa DOJ o sa court at ma-issue ka ng warrant of arrest ng BIR. Okay? Dalawa. Pero itong offer ko, hanggang March 31, 2022 lang.